Magandang araw sa inyo kaibigan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang nasa likod ng libro ng Cat and the Hat, isang librong pambata na merong ipinapahiwatig na bagay. Hindi ko napatatagalin pa. Pero, bago tayo magsimula inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at huwag kalimutan ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating video. Simulan na natin. Sa panahon na si Dr. Seuss na may totoong pangalan na Theodore Geisel ay nagtatrabaho bilang isang ilustrador sa isang children's book, ito ay isang popular na panimulang aklat para sa mga bata, nakabilang ang isang kwento ng dalawang karakter, na may pangalan na Dick at Jane. Ang problema doon, si Dick at Jane ay medyo nakakaiyamot, at alam ng mga tagapagturo at ng mga magulang nito. Dahil medyo boring masyado ang mga karakter na ito, nagpipigil ito sa mga bata, mula sa pag-aaral kung paano magbasa at isulong ang antas ng kanilang kakayahan. Ang manunulat na si John Hershey ay naglalarawan ng mga problema sa isang artikulo 1954 ng Life magazine. Sa mga classroom, ang mga batang lalaki at babae ay naaaliw sa mga libro na nagbibigay sa kanila ng isang kakaibang ilusyon, sa bookstore kahit sino ay maaaring bumili ng mas maliwanag, mas maligayang mga libro na nagtatampok ng mga kakaiba, at kahangahangang mga hayop at mga bata, na kumikilos ng natural, minsan ang pag-iisip. Given incentive mula sa mga board ng paaralan, ang mga publisher ay maaaring gawin pati na rin sa mga primer. Paniki, si Hershey ay idinagdag ang salitang, bakit hindi dapat magkaroon ng mga larawan, ang mga larawan ng paaralan na lumawak, sa halip na makitid ang nag-uugnay na kayamanan na ibinibigay ng mga bata sa mga salitang inilalarawan nila, mga gulit tulad ng mga kahangahangang imaginative genius illustrator ng mga bata, Tennille, at Howard Pyle. Sa pagbabasa ng artikulo, si William Spalding, ang direktor ng Division ng Edukasyon ng Houghton Mifflin, ay nagpasya na kunin ang ideya ni Hershey sa susunod na antas. Inanyayahan niya si Dr. Seuss para sa hapunan at hiniling sa kanya na lumikha ng isang kapanabik na aklat na pangbata na humihikayat sa kanila na magbasa, pagsulat mo ako ng isang kwento na hindi maaaring ibigay sa mga first graders. Siya ay paulit-ulit na exclaim kaw Dr. Seuss. Naisip ni Dr. Seuss na hindi man lang pinagpawisan. Ngunit sa katunayan, siya ay lubos na pinagpawisan para sa isang taon at kalahati. Nakasanayan niya na, sa pag-imbento ng mga salita, sa kanyang paglilibang, sa kanyang mga nakaraang aklat, ang mapanlikhang may akda ay napapansin na kung gaano kahirap, limitahan ang kanyang bokabularyo sa mga 200 salita, pinangasiwaan niya ang kanyang obra maestra, na may pamagat na The Cat in the Hat, hanggang 236 na salita. Ngunit ang pag-isip ng kwento ay sobrang hirap para kay Dr. Seuss. Gamit ang listahan ng salita, na limitado lamang, at sa wakas mula sa pagkabigo, napili ang unang 2 salita na maaari niyang makita na rhymed at napagpasyahang lumikha ng isang kwento sa paligid ng mga ito. Ang kwento na nabuo niya, ay ang topic natin ngayon na The Cat and the Hat. Naisip ni Dr. Seuss ang pagsikat ng kwento, tulad ng ang 2 bata na napatigil sa bahay nila na nag-iisa sa isang maulang araw. Ang isang anthropomorphized cat ay lumilitaw, na may 2 at kakaibang kasama sa kanilang pinto at napahamak, habang binabalaan ng goldfish ng mga bata, ang mga masamang karakter na ito. Sa katapusan, ang pusa ay gumagamit ng isang makina upang linisin ang kanyang magulong gulo na nagawa, lahat bago ang ina nila ay makakuha at makahanap ng bahay. Sa publikasyon noong 1957, ang The Cat and the Hat story ay isang instant hit na ginawa ni Dr. Seuss isang bantog na aklat, isang aklat na pangbata. Ito rin ang humantong sa paglikha ng mga aklat ng mga baguhan, isang bahay sa pag-publish na gumawa ng mga aklat na katulad ng Cat and the Hat upang matulungan ang mga bata na matutunan kung paano magbasa. Sumasalamin sa tagumpay ng aklat, sinabi ni Dr. Seuss noong 1983, ang aklat ay aking ipinagmamalaki, dahil may kinalaman ito, sa pagkamatay ni Dick at Jane Primers. Inamin din niya ang parehong taon na isinulat niya, ang kwento sa isang mensahe sa politika para sa isip. Sa katunayan ang ipinapahayag at ang ibig sabihin ng Cat and the Hat ay isang pag-aalsa laban sa awtoridad, ngunit ito ay pinalalakas ng katotohanan na ang pusa ay nililinis ang lahat ng bagay sa dulo. Ito ay revolutionary, na napupunta hanggang sa Kerensky at pagkatapos ay tumitigil. Hindi ito napupunta hanggang sa Lenin.
Tulad ng sa Doomsday Fish, sinabi ni Dr. Seuss na ginamit niya ang cotton mather, ang sikat na Puritan minister sa panahon ng Salem Witch Trials bilang isang mapagkukunan ng inspirasyon. Hanggang dito na lang tayo guys. Huwag kalimutan mag-like. At kung meron kang gustong ipasaliksik sa akin, marapat lang na i-comment mo yan sa baba para may malaman din akong bago. At kung nagustuhan mo ang video na ito, madami pa niyan, i-click mo lang ang mga larawan sa screen. At muli, ako si Mr. Ed TV. Lubos na nagpapasalamat sa inyong panunood. Goodbye!